Hello mga tambayers, sa video na to ipapakita ko po sa inyo yung pinagawa namin munting bahay na hindi na matapos-tapos dahil sa pandemic. At para malaman nyo po kung kayo po ay magpapagawa ng bahay, malalaman nyo kung ano ang hindi dapat at dapat na gawin sa isang bahay pag nagpagawa po kayo. Kaya para mabantayan nyo sa mga gumagawa, masubaybayan nyo para pagdating ng panahon wala tayong pagsisihan, walang mangyayaring pagsisisi pag nagpagawa tayo. Kaya sundan nyo po ang aking video po. Kahit anong mga dahon na iniinom ko, mga dahon sa daan, lahat iniinom ko na para lang sa mga, ay nako. Ano ba yan? Walang gamit-gamit na itak. Tamad. Tamad na magano. Tamad na manghiram ng itak sa kapitbahay. Punta kasi ako dito, walang itak. Inisip ko kasi mag-vlog lang ako. Kaya lang gusto kong magpapawis. Gusto kong iuna to na ang aking balakang. Ang balakang ng matanda. Nakahingi kami kanina ng kamuting kahoy. Nakalibre na ako ng merienda. Masarap yun, lagyan ng ano, gata. O kaya ilaga lang. Yun. May dala ka ba? Tingnan mo. Nandun siguro sa ano kwarto. Thank you.
na naman po. Mag-iha ka na? Si Kapoy. Tinanggalan ko na lupa dito sa kanal kasi pag malakas ang ulan, magbabara dito, haapaw. Kaya bawasan natin ang ano, lupa. Linis-linis konti. Sakit ng balakang ni Lola. Ito lang yung nagdadamo nakaupo. Tamad. Ang gawin natin, magdamo-damo. Para di magbara yung tubig dito sa kanal. Tapos bawasan natin ang lupa. Yung gusto ko lang kasi dito sa area na to, wala ganong kapitbahay, konti lang. Kasi yung dati namin maliit na bahay din na pinagawa, nakapalibutan kami ng mga chismosa sa squatter. Tapos katabi mo pa puro manok, katulad ko. Puro manok, ang daming manok. Hindi ka makatulog. Isang beses, hindi pa man asin tapos. Nag-try kami matulog doon. Ay, di kami talaga nakatulog, magdamag. Kasi yung manok,
maingay. Tumitilaok, alas 12 ng gabi. Yung ginawa, binenta na lang namin, pinasa namin dito sa pinagbentahan. Binili namin ng rights lang naman. Hindi ka naman makabili dito ng ano lang, milyon ang halaga ng mga lupa eh. So, dito, ang gusto ko lang kasi maraming puno, tapos malayo-layo pa yung mga kapitbahay. Ang alam ko itong mga ano, bakanting lote, may-ari na yan eh, kaya lang hindi na tayo nasikaso na sa ibang bansa na ganun. Kaya nagustuhan ko na rin dito. So, kasi tahimik. Hindi na ang tahimik. Magulo din naman ako. Pero, yung ibig ko sabihin, yung meron kang kapitbahay na kahit papano may respeto. Yung hindi siya, nag-iisip sila na hindi nakakadisturbo sa kapitbahay. Doon, sa dati namin tiniran, ay hindi pa naman tiniran, dati namin tinirika ng maliit lang din na bahay. Maaga pa lang, alas 5, alas 6, grabe ng tugtog, mga waray. Grabe ng tugtog niya. Yan, kaya ayoko na rin doon. Ganyan, yung galing doon sa taas, medyo mataas doon eh. Yung galing doon, bababa yung tubig at pupunta dito. Dito sa amin, pwede ito mapawan kasi ng tubig. Kaya medyo kulang pa nga yung pagkataas ng ano namin eh. Kulang pa sa tambak. Dapat yung gate namin medyo taas pa. Marami na kami na itambak dyan. Mataas na kasi. Masyadong mababa yan nung binili namin. Masyadong mababa. Marami na nga nakatambak dyan eh. Hindi nga namin ma-flooring yung sala kasi kulang kami sa tambak. Yan. Kaya ito, pag naggawi ako dito, binabawasan ko yan dyan sa may kanal-kanal. Yan. Yan siya. Papunta kasi yan doon sa ano. Yan. Yung problema, tingnan yung buhangin namin. Nagkanda, kumunti-kunti na sa nadadaus-us doon papunta yung buhangin. Kaya ayusin ko yan ngayon. Na ano na. Nagkanda, wala-wala na. Naanod na siya unti-unti. Kaya gagawin ko yan ngayon. Palahin ko yan papunta dito sa taas. Inaanod kasi yung buhangin namin. Nakaano pa ah. Pwede siya yan?